Good morning, PCAans! So before we start our program, let's all bow our heads for our word of prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for the day you've given us. Please bless us as we have our inspiration for this morning. And thank you, O Lord. Christ in my prayer, amen. So for our first song, let's sing, I Will Sing of Jesus' Love, hymn number 85. For our next song, let's sing Live Out Thy Life Within Me, hymnal number 203. Let's all sing. Thank you.
next song, let's sing Leaning on the Everlasting Arms, hymn number 295.
To open our service, let's all stand and sing our theme song, In Christ Alone. Scripture reading for today is found in the book of Revelation, chapter 14 to 67. It says,
Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water." Let us all kneel down for our opening prayer. Our Father in heaven, we thank you for this wonderful day that you've given us. Thank you for the blessings that you've showered upon us. Please guide the speaker as he speaks to us, and please forgive us for the sins that we've committed against thee. This we ask in the loving name of Christ we pray. Amen. Good morning, schoolmates, classmates, and friends. Our week of prayer for today is led to us by grade 9 student. For our chorister is Rihanna Elisa and Daka Batista, accompanied by pianist Princess Hernandez. We will also hear a meditational number. By Aleza Onay Fadul and Janaika Pauline Fago. Scripture reading was read to us by Denise Andre Rodelas, and the gates of heaven was opened to the opening prayer of Kurt Ajak, and your surely welcome remarks by me. After my part, a special song will be rendered to us by Katrina Kimbasco and company. Our speaker for today and throughout the week is Brother Gary Cervilla, and an appeal song by Andrea Escasa, and the speaker will lead the closing prayer. Before I sit down, I want to share a short verse to all of you, John 3, verse 16. For us so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. Let us all be reminded of God's love for us. Also, may I remind you all to be quiet and revert. Thank you and God bless. This journey of life is a search for truth. This journey of faith is following you every step of the way through the joy and the pain. Right here in this moment, take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours.
Hello, good morning. Kumusta mga Piseans? Nakatulog ba kayo ng maayos? Wow! Congratulations dun sa mga nakakuha ng mataas na barka sa inyong quiz kahapon. Meron na ba? Actually, hindi pala quiz, no? Midterm exam. Yan. Okay, so kahapon, kagaya ng ating pinag-usapan, ay meron tayong ibibigay na premyo dun sa apat na nanalo. Nanalo ba yun? Hindi, yung nakasagot. Yun pala ang tamang term, hindi naman nanalo. Okay, sino yung apat na yun? Yung totoo, ha? Pwede bang pumarito sa harapan yung apat? Apat lang yon, bakit naging walo? Nasaan yung apat? Dalawang lalaki at saka dalawang babae. Ngayon. Okay. Siyempre, ito kasi ay panlalaki. So, ito. Okay, thank you dun sa apat. Bukas ulit. Ngayon ay magbibigay tayo ng konting icebreaker. Siguro itatanong ko na lang regarding doon sa ating pinag-aralan kahapon. Ano ho ang title ng ating programa sa TV? Oh, anybody? Taas ang kamay? Wala si Sir Pudoka na siya magtatawag. Sino pwede? Brother Pat, ikaw na lang. Ikaw mamili. Sino ba? Si Mama Labad, nandiyan po ba? Si Mama Labad? Ma'am, pakipili po kung sino sa tingin niyo yung pwede nating bigyan ng premyo bukas. Okay, si Ma'am, depende sa ngiti niyo yan pag napili kayo ni Mama Labad. Okay, the boy at the brunt. Okay, listen. Ano po? The answer is kapitulo, versikulo. You're correct. Okay, salamat. So may prize siya tomorrow. Bukas na yan, ano? Kasi meron dito, hindi naman ito pang lalaki. Okay. Pakitandaan na lang siya, ha? Next question. Ano yung ating topic kahapon? Anybody? Kasama kaya sa reflection ninyo yan? May grade kayo niya kahapon, ha? Okay, si Mama Labad. Yun daw yung nanda sa dulo, ma'am. Sige po. Everlasting Gospel. On what particular focus? Three Angels Message? Anong, kasi Three Angels Message yung lahat ng pinag-aralan natin. Anong particular? Okay, very good. The Ten Commandments. Okay. Thank you. So, pakilista, pakitandaan yung dalawa. Last one. Last lang, ano muna. Sa susunod, para makarami, mauubos yung premyo namin. Okay, last one, tatlo lang muna. Okay,
Sumunod na tanong, kung kayo ay familiar at talagang nagbabasa ng ating ginawang pag-aaral, anong verse sa Bible? Ayan, medyo malaki ang premium nito ha. Pakitandaan yung pangatlo kong tanong kasi medyo mahirap. Anong verse sa Bible yung ating pinag-usapang three angels' messages? Mamalabad? Nasa paghuhukom, judgment ni Mamalabad? Okay, tinuro ni Ma'am? Okay, tayo po yung tinuro. Sige, ready? Quiet please. Ha? Revelation 14, what verse? Kayo ang kukuha ng premyo, huwag kayo maingay. Verse 6 up to? Okay. Chapter 14, verses 6 to 7. Okay, very good. Thank you. Ayun, kaya medyo special yung prize nun. Medyo mahirap. Thank you. Oh, every morning, bago tayo mag-start ng ating pag-aaral, gagawin natin yon para pangalis ng antok. Lalo na, gantong oras, maaga. Talagang masarap matulog. Ang iba sa inyo eh, gusto pang matulog. Kaya kailangan natin yan sa ating panimula ng ating pag-aaral. Ilan sa inyo yung nanood kahapon o kagabi ng live streaming program natin? Wala nang premyo yan. Okay, wala na. Sino nakapanood? Ilan lang yun? Ibig sabihin, hindi nyo gustong panoorin yung mga klase ninyo, yung ating ginawa? Okay, kung hindi man, you could still watch our program. I-type lang ninyo doon sa Facebook account ninyo, kapitulo, versikulo. Tapos lalabas doon, hanapin ninyo yung ating broadcast kahapon. Mapanood po ninyo yun. So, ulitin niyo ha. Kapitulo, versikulo, i-type ninyo doon sa ating Facebook page o sa Facebook account and then makikita niyo doon sa ating homepage yung program natin last o yung yesterday. Mamaya ay ipi-play ulit itong ating programa ngayon. Nakita niyo yung camera na yan, umiikot yan. Yung pinakamagandang umiti, nako, madidiscover yan sa TV. Ha? Ayan, yung umiikot yan, akala ninyo, wala lang. Ayan, so while we are listening to the discussions or the topic that we're going to tackle this morning, ay maintain nyo yung inyong attention at dyan, kinukuhaan din ang video dyan yung nakanganga at natutulog. Okay, kaya huwag kayong matutulog sa ating gagawing pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. So ngayong umaga, ang ating pinag-aaralan ay ang Revelation chapter 14 verses 6 up to 8. Up to 10. Yung three angels' messages. Kahapon ay tinalakay natin yung unang pabalita ng unang sinugong anghel na ang sabi niya, I fear God and give glory to Him for the hour of His judgment has come. Diba? Yan ang sinasabi. Diniscuss natin na yung fear God ay may kinalaman sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos. Yung Ten Commandments of our God. Diba? Yun ang ating tinanong kanina. So yun ang focus ng ating pag-aaral kahapon. Ngayon ay babalikan ulit natin yung message because this is our identity as a Seventh-day Adventist Christian. Yung ating logo dito natin hinango yung ating identity sa Revelation chapter 14. So ulitin natin yung ating verse na binasa ng 14 verse 6 ng Revelation. Then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach. Saan nga ipinipreach yan? Sa buong mundo. Anong ipinipreach? About everlasting gospel. Nalaman din natin ang everlasting gospel focuses on our Lord Jesus Christ. But the content of the gospel ay merong specific message na binabanggit. Fear God. Ngayon ay ating pag-uusapan yung sumunod na message
ng ating pinag-aaralan. Balikan po natin ang verse 7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Yung second phrase dyan ng ating pag-uusapan, magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Ayon. Paano ba tayo makakapagbigay luwalhati, Pisayans, sa ating mahal na Diyos? Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Bible. Alam ko sa inyo, nagsusulat because this is part of your reflection paper na sinasabit ninyo sa inyong mga pro, sa inyong mga guro. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, hindi lamang pala sa ating mga iniisip, hindi lamang pala sa ating mga sinasabi, kundi maging sa ating kinakain, maging sa ating iniinom, maging sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat nakapagbibigay luwalhati tayo sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng nagbibigay luwalhati sa Diyos? Yes, glorify God. English lang yun eh. Anong ibig sabihin ng to glorify God? Ibig sabihin, pinasasaya natin ng Diyos? Binibigyan natin siya ng kasiyahan sa ating mga ginagawa? Natutuwa ang ating Ama sa langit kapag tayo ay gumagawa ng ayon sa Kanyang gusto? Iyan ang ibig sabihin ng to glorify God, no? Sa isang mababaw na pagpapaliwanag para hindi tayo masyadong malito. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin nalu-glorify ang God, naluluwalhati ang Diyos. Ano sabi ron sa ating binasa? Maluluwalhati mo siya sa pamamagitan ng iyong pagkain, sa pamamagitan ng iyong pag-inom, sa pamamagitan ng lahat ng iyong mga ginagawa. Ulitin ko ha, paano daw natin mag-glorify si God sa ngayon sa binasa natin? Sa pamamagitan ng ating pagkain, sa pamamagitan ng ating pag-inom, sa pamamagitan ng lahat ng ating mga ginagawa, makakapagbigay glory tayo sa ating Diyos na ating kinikilala at sinasamba. O isa-isahin natin, ano ba yung inumin, ayan ha, na magbibigay luwalhati sa Diyos? At ano naman yung mga inumin na ayaw ng Diyos? Sabi po ng Bible, sa Ephesians chapter 5, verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ano daw yung ayaw ng Diyos na inumin? Ayun, alak. Kahit naman dito sa ating school, hindi naman talaga natin pinahihintulutan yung alak. Wala namang umiinom dito ng alak sa inyo mga estudyante, tama? Wala pong umaamin. wala naman yun, siyempre. Nasa Christian institution tayo, kaya siyempre wala yan. Walang umiinom ng alak sa atin. Ah, kasi anong sabi ng Bible? Tingnan nyo yung nangyari dyan sa mama na yan, na nasa screen. Tingnan ninyo ha. Ano ang turing ng Diyos dun sa manginginom ng alak? Ang sabi ng Bible, Kawikaan 20, versikulo 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ayan. Tingnan nyo yung mama na nandiyan sa inyong screen. Di ba pagka ang tao ay lasing, hindi niya nag-alam ang kanyang ginagawa. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang normal na paraan ng pagkilos. Sa mga nanonood po sa ating Facebook account, sa ating Facebook page, sa ating live streaming program, ay makaka-relate ho kayo kung kayo may mga kaibigan na manginginom ng alak. Pagkalasing na yan, pati yung kanyang zipper, hindi niya na maisasarado ng maayos. Yung kanyang damit ay hindi niya na mabubutones ng maayos. And kadalasan sa mga taong lasing ay
pati yung kanyang sinukahan, hinihigaan niya. Di ba? Nakakita kayo ng ganon? Tignan niyo yung nariyan sa picture. O, tapos, kinabukasan, pag siya ay lasing, masakit na yung kanyang ulo. May hangover. O, ano ba naman kagandahan na kukuha dyan sa alak? Ang sabi ng Biblia, kaululan. Medyo pangit na salita, ano, na ginamit dyan, hindi mangmang, unwise sa isang tao ang uminom ng alak. Bakit kaya ayaw ng Diyos niyan? Kasi nasisira ang ating kalusugan. Ngayon, mga Pisayans, mga estudyante, mga kabataan, alam niyo ba na maliban sa alak, ay merong mga inumin na hindi maganda sa katawan? Very good. Soft drinks. O, mabuti na lang, ano? Huwag kayong masanay na uminom ng soft drinks. Lalo na yung mga cola drinks, sapagkat yan ay nakakasira ng ating kalusugan. Ano mang bagay na iniinom natin na hindi magbibigay ng kagandahan ng ating pangkatawan ay hindi magbibigay lugod sa Diyos yan. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Pag sinabing templo, ang Diyos ay nananahan sa atin. E biruin mo nga naman, ang banal na Espiritu nakatira sa atin, tapos bubuhusan mo ng alak. So, hindi maganda. Yung katawan mo, sisirain mo ng alkohol, hindi maganda. Ayun, kaya huwag na huwag kayo, pagka kayo ay nakapagtrabaho, mga Pisayans, ha? Huwag na huwag kayong makikihalubilo or makijoin doon sa inyong magiging katrabaho na manginginom, sapagkat kung minsan ang sabi nila, tell me who are your friends. Ano yung sabi, kasabihan yan? And I will tell you who you are. Kapag ka daw ang kasama mo ay panay-addict, may tendency na magiging addict ka rin. Tama ba yan? Kapag ka ang kasama mo ay palaging umiinom ng alak, meron ka rin tendency na iinom kayo ng alak kasi barkadahan blues yan. Lalo na sa mga estudyante, kung kayo may mga kaibigan na may ganyang bisyo, ay medyo layo kayo ng konti, distansya kayo ng konti, kasi hindi nagiging magandang impluensya. Ayan. Ang nagkakasala ay ikaw, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng mabuti. Kaya kinakailangan na tayo ay maging aware dito, mga Pisayans. Tama ba ako, Pisayans? Okay, yan. Ituloy natin yung ating pag-aaral. Tingnan natin, ano? So, susunod nating slide. Ano naman yung ipinapakain? By the way, ano yung inumin na gusto ng Diyos? Tama, nagsisigawan sila, tubig. Maganda talaga sa katawan ang tubig. Ilang glass of water ba ang kailangan nating inumin? 8 glasses? Meron na raw. Mas maganda kung gawin mong 12 glasses a day, di ba? Kasi mas kailangan ng katawan natin, lalo na sa panahon ng tag-init, kailangan mong ma-replenish yung nawawala sa katawan mo because of your sweat, yung pawis na lumalabas. At huwag din yung ipapalit yung soft drinks. Yeah. Ano pa? Uminom kayo ng mga inuming nakakapampalusog. Huwag yung mga soft drinks, yung mga cola drinks, yung mga tsaa, yung mga kape. Hindi natin yan ipinapahintulot na inumin kasi nakakasira sa katawan. Ayan, ano? Alam nyo ba kung ano yung mabisa daw na panlinis ng CR? O, huwag yun na isigaw, naririnig sa camera. Alam nila yan. Cola drinks na lang. Meron kayong mga napapanood na expose niyan sa YouTube na pagka binuhos dun sa toilet bowl, ang bilis makapalinis. Kasi napakatindi ng acid na nandoon sa cola drinks na yan. O ilalagay mo sa katawan mo yan, ano mangyayari sa katawan ninyo? Masisira. Bakal nga, kayang sirain yan eh. Lalo na yung intestine mo, yung tiyan mo, napakanipis lang yan. O kaya, hindi maganda. Ang sabi ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at kailangan parangalan natin siya sa pamamagitan ng ating iniinom. Kailangan inumin, magbibigay sa atin ng lusog. Gatas, the best. Ha? Ano ba yung nagbibili natin dyan? Soy milk. Yan, maganda yan. Ano pa?
Ha? Oh, soy coffee, mga fruit juices na yan. Yan ang magaganda, ha? Ayan, basta alam niyo yan. Basta wag soft drinks, tsaa, o kaya ay coffee. Hindi maganda yan. Mga cola drinks, hindi maganda sa kalusugan. Pupunta tayo sa pagkain kasi ang ating oras ay mabilis. Ano naman yung mga ipinapakain ng Diyos sa atin? Ha, tingnan natin. Oh, sumasagot sila. Tama. Genesis chapter 1 verse 29. Ano sabi dyan? At sinabi ng Diyos, narito ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ayan. Ano daw yung ipinapakain ng Diyos sa atin originally? Nuts, fruits, vegetables. Ayan, yun yung mga pagkain original na ipinapakain ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo sa ating kantin, tama ba? Wala diyang nagluluto sa atin ng mga hindi magandang pagkain. The best ang pagkain ng mga Piseans. Kahit na kayo ay pumunta dyan sa kabila, may fast food. Pumunta kayo sa kanan, may fast food. Sa kaliwa ko, kanan ninyo, may fast food din. Kaliwaan at kanan, kaliwa at kanan, meron. Saan kayo pupunta? Pumunta kayo ng Mamsi. Ayan, kasi magaganda ang mga inihahaing pagkain dyan. May promotion, ano? Sa kantin, mahal daw. Aba, Tingi ka kay mami at saka kay daddy. Merong budget dyan. Mas mahal kasing magkasakit. Okay? So ito yung mga original na ipinapakain ng Diyos sa tao. Ngayon punta tayo. Yan, yung mga ganyan, ano? Mga prutas, mga vegetables. Yan ang mga original na ipinapakain ng Diyos. Eh, kailan lang kumain ng karne ang tao? After the flood. Pero ang sabi ng Diyos, huwag lahat ng karne ay pwede mong kainin. Sabi ng Bible, Leviticus 20 verse 25, inyong ang lalagyan ang pagkakaiba ang hayop na malinis at ang karumaldumal at ang ibong karumaldumal at ang malinis at huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na inihiwalay ko sa inyo palibhasa yung mga karumaldumal. Ayan. Ano daw ang ayaw ng Diyos nating ipakain? Yung mga hayop na karumaldumal. Ano sabi ng Panginoon? Lalagyan daw natin ng pagkakaiba. Lalagyan daw natin ng identity. No? Paano ba makikilala yung tinatawag nating mga hayop na mga ayaw ng Diyos at saka ipinahihintulot? Ayan, Leviticus 11 verse... Okay, merong binigyan sa akin na note. 11 verse 2 and 3. Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Doon sa mga hindi pa po nakakaalam ng mga bagay na ito, lalo na sa ating nanonood, sa ating Facebook page din, sa ating programa, buong mundo po tayong inaabangan ng ating mga taga-subaybay sa programang Kapitulo Bersikulo. Iba nga lang ang approach natin ginagawa sa ating mga estudyante, mababaw lang na paraan para hindi sila ma-confuse at malito. Kaya, ginagawa natin ay mas madaling maintindihan. Ang palatandaan ng mga hayop na binabanggit ng Bible ay dalawa. Yun daw may baak ang paa at ngumunguya. Dalawa yan, ano? Ano ibig sabihin ng baak ang paa? Hati. Ngumunguya, ang ibig sabihin nun ay ngumunguya sa kanyang sikmura. Ayan, yung bang halimbawa, yung kambing. Kahit na itali mo siya, kahit hindi siya kumakain ng damo, ngumangasab siya. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Sa Tagalog Bible, sa Magandang Balita, ngumunguya sa kanyang sikmura. Kahit wala siyang kinakain, meron pa rin siyang ginangasab. Ngumunguya sa kanyang sikmura. Halimbawa, ayan, yung hayop na yan. Ano yan? Ayan, kalabaw, pwedeng kumain. Siyempre, huwag hilaw, ha? Kainin ninyo dyan. Niluluto yan. Oh, yan. Ano yan? Okay. Tupa. Ayan, kambing. May mga ko, ayan, malilinis na mga hayop kasi meron silang baak ang paa at ngumunguya.
O yan, wala naman nagtitinda ng ganyan, ano? Ano yan? USA. O, USA. O ngayon, punta naman tayo doon sa binabanggit ng Bible na bawal. Ang sabi ng Diyos, ngayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga umumuya o doon sa may hati ang paa. Ang kamelyo sapagkat gumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Yung camel, hindi yan pinapakain ng Diyos. Ayan, wala namang karni ng camel dito sa atin, ano? Mga mahalagang palatandaan na hindi pwedeng kainin ng mga hayop, mga kabataan, ha? Mga estudyante, mga Piseans, tandaan ninyong mabuti ito. Okay. Ngumunguya kahit walang hati ang paa. Dalawa yun, di ba? Pagka isa dyan ay hindi mo makikita, hindi pinahihintulot ng Diyos. Halimbawa, ngumunguya siya. Pero hindi naman hati, hati ang paa niya, hindi po pwede. Halimbawa naman, baliktarin natin, may hati ang paa niya, pero hindi naman siya ngumunguya, hindi din pinahihintulot ng Diyos. So kailangan presente palagi yung dalawa, ngumunguya at saka may hati ang paa. Atin pang halimbawa, bigyan ng halimbawa, ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Kabayo, pwede ba yon? Hindi. Eto. Bawal. Wala, hindi pinapakain ng Diyos ang kabayo, ang aso, lalo namang hindi nilalagay sa siopaw. Yan. O, hindi nilalagay sa siopaw yan, ha? Pusa, aso, kabayo, hindi pinahintulot ng Panginoon diyang kainin kasi wala doon yung dalawang palatandaan. Ano nga yung palatandaan? Itatanong ko sa inyo yan bukas. Ano ang palatandaan ng malinis na hayop? Baak ang paa at saka ngumunguya. Sino may sabi noon? Si Brother Jerry ba? Hindi. Sino nagsabi? Ang Diyos. Siya may sabi niyan. Yan ay malinis. Ito, paborito ng marami. Ano yan? Huwag niyong ituro yung katabi niyo. Naririnig ko kasi may mga hugot kayo eh. O, ano sabi ng Bible? Chapter 11, verse 7 to 8. Ang sabi dyan, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang mga bangkay ng mga yan ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Ang dami-daming mahilig kumain ng baboy. Sa aming mga taga-subaybay din, yan sa ating Facebook page, nanonood sila. Marami tayong mga kaibigan na gustong-gusto yung lasa ng lechon. Yan, nakikita ninyo? Malutong na malutong. Na kapag sila ay nakakita niyang nasa picture niyo sa slide, ay talaga namang naglalaway. Diba? Kasi special na ulam ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, o kaya sa panahon ng may birthday, o kaya may mga okasyon. Pero sabi ng Diyos, huwag nating kainin ang mga yan sapagkat hindi niya ipinapakain. Tingnan niyo yung laman na yan. I would like to request, Cha, kung maaari, yung ating cord para makita nila. Nga pala, nakalimutan natin banggitin kanina yung ating audio para dito sa ating video na ipapalabas. Okay. Ito po, tingnan ninyo mga kabataan. Ang karne ng baboy ay meron tayong expose. Alam nyo ba na napakadaming sakit na dinadala ng karne ng baboy? Sa pag-aaral ay meron siyang 42 kinds of bacteria na hindi namamatay kahit na gawin mong init ng painit, lutuin mo ng lutuin, hindi siya namamatay. Meron akong ipapakita sa inyo, habang kasi ang ating oras ay nagmamadali tayo. Ito po, ha, tingnan ninyong mabuti, panoorin ninyo kung ano ang epekto o ano meron sa loob ng karne ng baboy. Panoorin ninyo. Okay, panoorin ninyo. Tingnan ninyo kung anong meron sa loob ng karne ng baboy. Okay? Silipin ninyo, ha? Tingnan ninyo. Meron daw siyang parasites. Ayan, nakita ninyo? Iyan ay actual. Na sa loob mismo yan, ng karne ng baboy, makikita ninyo yung mga parasites na yan
na kapag yan ay pumasok sa iyong katawan, hindi ka talaga bibigyan ng mabuting kalusugan. Kaya doon sa mga mahihilig kumain ng karni ng baboy, ayan ang magiging bonus ninyo. Okay. Nakita na ninyo? Kaya pag may mga kaibigan kayo, mga kakilala ninyo, sabihin niyo sa kanya, huwag kayong kakain yan kasi ayaw ng Diyos niyan, ayaw ni God. Ang gusto ng Panginoon, kumain tayo ng mga pagkaing malulusog na ibinibigay sa atin ng magandang kalusugan. Yung nuts, fruits, vegetables, yan ang magandang kainin natin. Huwag tayong kakain ng mga hayop na ipinagbabawal niyang kainin. Lalo na yan, yung karne ng baboy, sapagkat yan ay merong parasites. Alam nyo ba? Kapag kayo ay kumakain ng laman ng karne ng, o karne ng baboy, marami sakit ang binibigay sa inyo. High blood, ano pa ba? Foot and mouth disease. Yan, iba-iba pang mga sakit. Cancer. At kadalasan yan, yung mga yan, yung mga uod na nakikita ninyo, pasintabi po doon sa mga nanonood sa atin, na nagahapunan o kaya ay kumakain ng kanilang pagkain, kung kayo ho ay kumakain na may ganyan inyong pagkain, itapon nyo na lahat yan. Hindi ho yan ipinahihintulot ng Diyos ng kainin. Maswerte ho tayo ng mga nasa PCA kasi wala tayong kinakain ganyang klaseng pagkain. Tama? Ang kinakain ninyo ay mga masustansyang pagkain na ipinahihintulot ng Diyos. Kaya doon sa aming mga kaibigan, sa mga kaklase ninyo, na narito, na hindi pa napag-aralan yan, ngayon ay malalaman na ninyo kung gaano katindi ang epekto sa katawan ng tao ng mga karni na yan. Kaya ang sabi ng ating binasa, magbibigay kaluwalhatian dapat sa Diyos. Sa tingin nyo, matutuwa si Jesus Christ na siya ang ating sentro ng pag-aaral? In Christ alone, kung ang kinakain mo ay hindi nakakabuti sa katawan mo? Natural, hindi. Biruin mo ba naman, mananampalataya ka, Kristiyano ka, estudyante ka ng PCA. Pagdating ng araw, ang ulam mo, karning baboy, litsong baboy, hindi maganda. Anong meron sa karni ng baboy? Parasites, uod na hindi namamatay. Kaya ang Diyos natin napakabait. Kaya niya sinabi, huwag mong kakainin yan kasi hindi nagiging maganda sa kalusugan natin yan. Eto pa, ang sabi naman, doon naman tayo pupunta sa mga hayop na malilinis. Ang mga ito ay makakain sa mga nasa tubig. Sa mga tubig naman ito, ano? Nasa tubig. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Ano daw pala tandaan ng nasa dagat? Dalawa rin. May kaliskis at saka palikpik. Tandaan ninyo yan ha. Isama ninyo sa inyong reflection paper yan. O kaya sa ating magiging tanong bukas, tatandaan ninyo yung dalawang yan. Binibigyan ko na kayo ng clue. Anong halimbawa ng dalawang palatandaan? May kaliskis, may palikpik. Halimbawa niyan ay ang mga sumusunod. Bangus. Ayan. Dalagang bukid. Ano pa? Tilapia. Talakitok. Ayan. Basta merong kaliskis, may palikpik. Bakit sinabi ng Diyos na dalawa? Kasi yung palikpik, yung pinanlalangoy, yung kaliskis, alam nyo naman yon. Sila yung nagbibigay ng proteksyon sa loob ng isda. Alam naman ninyo yan sa pag-aaral sa science. Sila yung nagsasala ng dumi na napupunta sa kanilang katawan. Kaya ang sabi ng Diyos, yun lang ang pwede ninyong kainin. O tuloy tayo. Ano pa sinasabi dyan? Sa lahat ng mga walang palikpik at kaliskis, Leviticus 11 verse 10. At sa mga dagat, sa mga ilog, sa lahat ng gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig, ay magiging karumaldumal sa inyo. Ano halimbawa, lahat ng nabubuhay daw na nasa tubig, kagaya niyan. Oh, nakita na kayo niyan? Mahal yan pagka yan ibinili mo at kinain sa dampa. Ako, nagtatrabaho ako dati sa opisina namin, yan ang espesyal na kinakain pagdating sa mga handaan. Mahal ang kilo niyan. Yang alimasag,
Pero alam niyo, hindi maganda sa kalusugan yan sapagkat mga scavenger yan, mga basurero yan ng dagat. Oh, ito pa. Ano yan? Ano yan? Tahong. Ang daming kumakain yan. Ah. Mga shells na yan. Eh, hindi pinahintulot ng Diyos. Sumisipsip ng laso ng dagat yan. Alam ni Sir Fudoka yan. Tagasipsip ng laso ng dagat. Kaya pagka ikaw ay kakain yan, ikaw ay recipient ng lahat ng lason na nakukuha ng crabs, ng tahong, at saka ito, ano yan? Pusit. Nung ako ay hindi pa nag-aral ng Bible, paboritong paborito ko yan. Lalo na pag yan ay inihaw, mabango siya. Pero alam ninyo, ang Diyos natin, mga PCAans, ay matalino at mahusay. Alam niya kung anong nakakasama sa katawan natin. Panoorin ninyo ito, itong videong ito. Expose ito. This is reality. Okay, tingnan niyo ha. Siguro napanood niyo na itong videong ito, pero tingnan niyo. Ah, nawala. Tingnan niyo ha. Ayan, tingnan niyo. Kung anong meron sa katawan ng pusit. Nakita niyo yung kanyang bitak-bitak dyan sa ano, yung dot-dot. Iyan, ang sumisip-sip ng dumi. Kaya lahat ng mga ma-absorb ng dumi, galing sa dagat, naroon sa kanyang katawan. No wonder, kaya siguro ang kanyang katas, kapag niluto mo, ay kulay itim, kasi naroon lahat ng katas ng dumi na nakukuha mo. Mahal yan pag binili mo sa dampayan, Sir Pudoka. Pero sa Panginoon kasi, kaya niya sinabing huwag mong kakainin yan, lahat ng lason mapupunta sa katawan mo. Lahat ng dumi mapupunta sa katawan mo, hindi ka magbibigay lugod sa Diyos. Dahil ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya ayaw niyang gawin natin yan. Nakita ninyo kung gaano kadumi? Sample pa lang yan, ang dami pa niyan. Kaya lang ang ating oras, mabilis lang. Ano naman yung mga hayop na tinuturing na marumi na di dapat kainin? Ang sabi dyan, at ang ito'y mga karumaldumal sa inyo, umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit, ang daga, ang bayawak, ayon sa kanyang pagkabayawak, ang tuko, ang buhaya, ang butiki, ang bubuli, at ang hunyango. Ang dami niyan. Yung mga exotics na yan. Dami niyan. May mga kumakain ng tuko, may mga kumakain ng butiki. Sabi nila, gamot sa hika, huwag kayong maniniwala ron. Walang scientific study yan. Ilalagay daw yan sa ano, sasangagin mo. Eh, hindi totoo yun. Dami-daming pwede igamot sa hika, butiki pa. Sepodoka. Kaya sabi niyan, huwag natin kakainin yan ha. Buhaya, bayawak, lahat yan. Sabi nila, yung bayawak ay lasang manok. Ay nako, magmanok ka na lang, huwag ka na magbayawak. Okay, yung buhaya, ayan, tuko, ayan. O, ngayon, punta tayo sa iba pa. Ayan, sa verse 41 up to 42 ng Leviticus 11. At bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karumaldumal, hindi kakainin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan. Ayan, tatandaan ninyo ha, lumalakad ng kanyang tiyan. At ang lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakanin sapagkat mga karumaldumal. Yung ipinanggagapang niya ay ang kanyang tiyan. Ang ipinanggagapang niya ay ang kanyang paa na apat, kagaya niyan. Alam niyo ba may mga kumakain yan? Dati ang tao takot sa kobra, ngayon ang kobra takot sa tao. Kasi pag nakita ng tao ang kobra, binabalatan. At ang sabi nila yung abdo niyan mahal. Oh. Sa China, nakita ninyo sa Chinese, mga Chinese ginagawang medicine, Sir Pudoka. Yung abdo ng ahas at ginagawa, may kumakain din yan, no? Sinasangag yan ng marami, lalo na sa bandang norte. Oh, pero hindi yan pinapakain ng Diyos. Yung ipis, ayan, hindi pinapakain ng Panginoon Diyos yan. Okay, ano pa? Ang sabi ng Panginoon, maliban dyan sa mga karumaldumal na hayop, gayon may makakapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan.
Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. O, halimbawa, kumain ka ng ang manok, nakakain yan, di ba? Sa province, kami, na lumaki sa probinsya, pag kinatay namin yung manok, naglalagay kami ng sahuran na mangkok kapag kinakatay. Pagkatapos yung dugo nyon, ginagawang dinuguan. Hindi po pwede yun. Ang sabi ng Bible, hindi mo kakainin ang dugo sapagkat ang dugo ay buhay. Ayan, hindi po pwedeng kainin ang dugo. Kaya sa mga Christians, hindi po pwedeng kainin yan. Ayan, ano magiging hatol ng Diyos? Sapagkat narito ang Panginoon dumarating na may apoy upang kanyang igagawad ang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino-sino? Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran sa isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Kaya po doon sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga ka-schoolmates natin na narito, sabihin ninyo sa inyong mga parents, sabihin ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kamag-anak, lolo, lola, auntie ninyo, tito ninyo, na napag-aralan ninyo ang tamang utos ng Diyos tungkol sa pagkain ng tama. Kaya sabihin ninyo, hindi pala ho magandang kumain ng karumal-dumal baboy dahil hindi pala nagiging maganda sa kalusugan. Now, kung gusto nilang kumain, madali yan. Kikita ang ating pa, ang ating hospital dyan. Pupuntahan mo 6 feet below the ground o hospital. Ayan. So, ang sabi ng Panginoon, ang worst dyan, pagdating ng araw ng Panginoon sa judgment, ay parurusahan ka ng Panginoon kasi hindi ka nakikinig sa kanyang sinabi. Ayun, ang sabi ng Panginoon. Maliban dyan, sabi sa lahat ng ating ginagawa, ang ating oras ay mabilis, ano? Mabuti sa school, ini-implement yan at until now, drugs. Lahat ng ginagawa natin hindi nakakabuti. Drugs, wala naman yan. Alam nyo ba sa ibang mga paaralan, napakaswerte ninyo mga PCAans. Kasi maliban sa meron kayong institution, mahalin ninyo ang inyong PCA, yung inyong alma mater, kasi ito ang magmumold sa inyong karakter na pagdating ng araw, masasabi ninyo, malaki ang advantage na nakapag-aral ako sa PCA. Amen? Kasi tinuruan kami ng magandang paraan ng kalooban ng Diyos. Walang drugs. Hindi nagdodroga sa ibang mga eskwelahan. Ang dami mga estudyante na drug addict. Alam nyo ba, ngayon ay may programa ang ating gobyerno tungkol dyan. Tinutok. Ayan, ano? May tokhang na, pero ngayon ay tinanggal na. Pero nandyan pa rin. Ayan. Ayan, yung mga drugs na yan, huwag nyong gagawin yan. Ano pa? Oh, sa mga estudyante, pornographic. Sino sa inyo dyan ang may mga ganyan? Oh, huwag niyong ituro katabi ninyo. So, hindi yan mabuti kasi nilalason ang isip ng mga estudyante, lalo na sa mga internet. Ha? Mag-iingat kayo, mga PCAans. Hindi lahat ng inyong napapanood ay maganda. Lalo na sa Facebook o kaya dyan sa internet, makakapag-type ka lang ng mga bagay na hindi maganda, lalabas lahat yung videos na yan. At ikaw ay mapupulyot yung isip mo. Kaya marami ngayon, teenager pa lang, nabubuntis na. Teenager pa lang, nakakabuntis na. Bakit? Eh kasi sa mga napapanood na yan. Yung mga kabataan, nanre-rape na. Bakit? Kasi sa mga kaisipan na yan. Sa YouTube, ang dami niyan. Marami po yan. Lalo na sa mga sites, huwag na huwag ninyong pupuntahan yan. Bawal na bawal yan. Nakakapag-pollute yan. And ito pa, mabilis na itong oras natin. Rockstar. Sa school natin, hanggat maaari, alam ko this is an institution ng ating Christian institution, wala namang rockstar sa inyo dito? Rockers? Wala naman, ano? Alam nyo ba na meron pong hindi magandang itinuturo ang rock music sa atin? Are you familiar with backmasking? Hindi yan, no? Mga millennials kayo. Dati kasi kami mga medyo nauna sa inyo ipinanganak, yung cassette tape, cassette pa nun, sir, ano? Cassette tape, binabaliktad yon. Ang play mo, pabaliktad. Alam nyo, yung isang mga sample ng mga awit, mapapanood ninyo dyan. Tingnan ninyo, ha? Sample.
Ayan. Tingnan natin kung gagana yung sounds. Beatles yun. Tingnan ninyo kung anong meron dyan nung binabackmask. Satan, my dark lord and master. I adore you. I love you, Satan. Yan ang nakalagay. O, kaya kapag mahilig kayo sa rock, yan ang mga message behind the rock music. You know you are cute little heartbreaker. Foxy. Tingnan ninyo kung ano yung lumabas dyan sa backmasking. Ha? Tingnan nyo kung ipi-play pabalik. Give all praise to Satan. Ayan. Oh, last example natin. Tingnan niyo yung pagkabina-backmask. Kung anong message niya. See? Okay. So makita ninyo mga kabataan, mga pupils, o Piseans, hindi lahat ng mga bagay na nariyan sa mundo ay atin silang i-entertain. Kadamihan sa atin, lalo na sa ating mga millennials, na kung saan ipinanganak kayo sa age na to, mahilig tayo doon sa mga music na basta entertaining. Hindi natin naiisip yung lyrics, hindi natin naiisip yung rhythm na yun pala ay nagbibigay sa atin ng hindi magandang impluensya. You know, music is a very, very influential factor, influencing factor sa atin. Alam nyo, sa mga department store, napansin nyo, pag pumunta kayo sa mga malalaking mall, alam nyo kung anong meron? Tinanong ko yung professor ko nung nasa marketing kami, nagkaklase kami sa marketing subject. Sir, sabi ko, bakit ang mga mall ay hindi nawawala ang music? Alam yung sagot ng aming professor? Kasi ang music ang nagma-mindset ng mga buyers. Once you are not aware of that music, music is the best manipulator. So kung kayo ay hindi aware at hindi kayo selective sa mga bagay na inyong pinakikinggan, mga young people, you will be deceived. Kaya ang purpose natin sa ating pag-aaral, for you to be aware of, kasi ang ating pinag-aaralan is more on Christ and Christ alone, yung gusto ng Panginoon, yun ang gusto nating gawin. Okay. And ngayon, pagkatapos nating malaman yan, maikling oras, siguro mga 10 minutes ating i-discuss. Ang sumunod, sapagkat dumating ang kanyang paghatol, hahatulan tayo ng Diyos. Nakaranas na ba kayo mapunta sa korte? Naka-attend ng korte. Napanood ng mga korte, court hearing. No? Nakikita ninyo. Yan sabi ng Bible, sapagkat siya magtatakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Ang sabi diyan, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos na kanyang sarili. Romans 14 verse 12. Lahat tayo ay haharap, ang sabi ng Bible, sa Judgment Day, sa araw ng paghuhukom. Hahatulan tayo. Aking minasdan ang luklukan, ang sabi ni Daniel, at ipinakita sa kanya dyan yung judgment na gagawin ng Diyos sa langit, sa lupa. Ang sabi riyan, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama. Darating ang panahon, mga Piseans, mga estudyante, pupils, na kayo ay haharap tayong lahat. Parents ninyo, teachers ninyo, kayo bilang mga estudyante, lahat ay haharap sa judgment day na yan ng Panginoon.
ano ang ating assurance? Ang sabi ng Biblia, ang kahatulan ay lalagda, Daniel chapter 7 verse 10, at ang mga aklat ay nangabuksan. Anong klaseng aklat? Ang sabi ng Bible, Ecclesiastes 12:13, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa hatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan, lahat ng bagay dadalhin niya sa kahatulan. Pupuntahan na lang natin yung ilan. Sabi diyan sa, tingnan ninyo kung anong mga aklat diyan sa langit, ha? Tingnan ninyo. Malakias 3:16, na magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ang nag-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng, remember this, isang aklat ng alaala ay, ano sabi riyan? Ay nasulat sa harapan niya para sa kanila nangatatakot sa Panginoon. Ilang aklat yan? Alaala. Tandaan ninyo ha, ang English niyan, the book of remembrance. Isinusulat yung inyong magagandang ginawa. Tumulong kayo sa inyong classmate na walang wala, isusulat ng Panginoon sa book of remembrance. Naging magalang kayo sa inyong mga guro, isusulat ng Diyos sa inyo sa book of remembrance. Kayo ay gumawa ng mabuti sa inyong kaklase, isusulat sa book of remembrance. Nakakita kayo ng isang matanda na nangangailangan, tinulungan ninyo, isusulat ng Diyos sa book of remembrance. Ito yung isang aklat. Filipos 4:13, o ipinamamahali ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila yung mga magpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasulat saan? Aklat ng buhay. Tandaan ninyo ito ha, ilang aklat sa langit? Dalawa na yan. Aklat ng alaala or the book of remembrance. Pangalawa, the book of life or aklat ng buhay. Ito yung pangatlo. Oh, Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya, silang magsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kinilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay ng tubig. Ang tawag po dyan ay the book of death. Sino yon? Yung mga nagpapabaya sa Panginoon, yung nag-backslide, yung natuto na sa PCA. Pagdating ng graduation, lumabas na sa school ng PCA, sa kanyang alma mater, pag nasa labas na ng PCA, lahat ng kanyang mga natutunang Christian values, nawala na. Pagdating ng araw, isusumbat sa natin ang Diyos yun. At isusulat ang pangalan natin sa aklat ng kamatayan. Pero yung mga bububuting ginawa natin, isusulat sa aklat ng alaala. At pag tumanggap tayo kay Jesus Christ na siyang ating pinag-aaralan, ay isusulat na ba ng ating pangalan sa Book of Life? Gusto nyo bang maisulat sa Book of Life? Yes. Amen. Book of Remembrance? Yes. Book of Death? Yes. Oh, very good. Ibig sabihin talaga na kung nanin nakikinig. Okay, ngayon, pupunta tayo. Kaninong panig kaya ang ating susundin? Saan tayo? Kay Satan o kay Jesus? Gusto ng Panginoon, kinakailangan tayo maging tapat sa Kanya. Mga kapatid, mga kabataan, marami tayong mga kailangang ibigay sa Panginoon. Alam nyo, sa mura ninyong isipan, hinuhubog tayo ng Panginoon para tayo magiging mabuting mamamayan. Ang school ninyo, hinuhubog kayo para ang Panginoon ay inyong maparangalan. Di lamang sa karunungan, kundi pati sa kaalamang makalangit. May mga problema tayo sa buhay, may mga problema kayo sa family, sa inyong magulang, sa inyong pag-aaral. Pero tandaan ninyo, ang Panginoon ay dapat nating lapitan. Kaya kung bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, sabi ni Jesus, ay kikilalanin ko naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapot ang sa akin nagkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Mga kabataan, mga kapatid, mga estudyante ng PCA, sa langit ay may aklat. Lahat ng mga ginawa natin mula nung tayo pumasok dito ay itinatala na sa aklat na binasa natin sa Bible. At ngayon ay nahatulan tayo ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Gusto nating nasa panig tayo ng Diyos. Maari ba ngayong umaga na ating paglimilimiin mga estudyante bago tayo pumunta sa ating klase? Ako kaya, kapag dumating si Jesus at maghuhukom, nasa panig kaya ako ng Panginoon? Gusto niyo bang kayo masa panig ng Panginoon? Na kahit na anong mangyari sa araw ng judgment time,
masasabi nyo pa rin na itong Panginoon na ating pinag-aaralan, si Jesus Christ, ay ating laging tinatanggap sa ating mga puso. Ilan po ngayong umaga ang gustong magsabi na, Lord, tinatanggap kita, na pag dumating ang judgment time, gusto ko na ako'y nasa iyong panig. Thank you very much sa mga nagtaas ng kanilang kamay. Alam niyo po ba kung ano ang isa sa pinakamagandang bagay na iyong gagawin para tayo makasisiguro sa araw ng paghukom? I was being asked by Diego. Kilala si Diego, yung Loisaga? Ako ang nag-Bible study sa kanya bago siya mabautismuhan. Sabi nila sa akin, ano ang kasiguruhan ko sa judgment time, Brother Jerry? Ang sabi ng Bible, sa Mark chapter 16, verse 16 up to 15, i-preach ang gospel, and napag-aralan natin who is the gospel, who is the center of the gospel, which is Jesus Christ. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Doon sa mga kapatid naming nagtaas ng kanilang kamay, mga estudyante ng PCA, kung gusto natin na makasisiguro tayo na pag dumating ang judgment time, ay hindi tayo mapapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. This coming Friday, ay mayroon tayong baptism na isasagawa. Kaya kung sa tingin ninyo ay kinikilos kayo ng Panginoon sa ating ginagawang pag-aaral, bago mag-end ng Friday, kayo ay magpasya. Sapagkat ito ang panahon na dumating sa inyo ang katotohanan, at kung hindi pa kayo nakakapagpasyang magpabautismo, by Friday, according to Pastor Kudyamat, ay meron tayong gagawing baptism. Bahagi nito ay ang pagbibigay natin ng pasya sa Panginoon. At sasabihin natin, Lord, Ikaw ang aking abogado, Ikaw ang aking tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Nais kong sumunod sa iyo. So ngayong umaga, sana ay mapag-isipan natin ito, sapagkat sa araw-araw nating pag-aaral, ay lalo pa nating makikilala si Jesus Christ na laging tumatawag sa ating magpasya para sa ikalulahati ng kanyang pangalan. God bless you all. To see that He had suffered there.
far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. Love so amazing, so divine, how can such love as this be mine? He taught my stubborn heart to see that He had suffered there for me. Love so amazing, so divine, 'twill be my song through all. Tayo po ay dadako sa ating prayer band. Lahat po ng may special request na gustong i-share sa atin ay pwede niyo pong i-request dito sa ating harapan. Yan. Ipag-pray po natin ang ating exam ngayong araw na naway bigyan tayo ng sapat na kaalaman at maalala natin lahat ng ating mga ni-review at sana hindi tayo attempt ng masamang espiritu para kumopya. Yan. Ano po po, may ibang special request para ipag-pray po natin? Ipag-pray din po natin ang ating evangelistic meeting na ginaganap po this week. Nawa po ay mas lalo po tayo ma-blessed at ipag-pray po natin si Pastor sa kanyang pagsasalita sa ating evangelistic meeting at ma-share ang salita ng Diyos at tayo ay matuto. May karagdagan pa po bang special request? Yes po? Yan, exam. Pag-pray po natin ang ating exam. Sige po. Yan, ulitin ko po, ipag-pray po natin ang ating examination and ang ating evangelistic meeting. At kung mayroon pa po kayong special request, ay ipag-pray niya lang po sa kanya, by row. So, tayo po ay magsimula na mag-pray. And after nyo po mag-pray, ay nirequest po namin na lahat po muna ay tumahimik para respeto po sa ibang magpe-pray. So, ayun lang po. By rows po yung ating prayer band.
To close our service, let's all stand and sing our theme song, In Christ Alone. Thank you.
Panginoon po naming Diyos, maraming maraming salamat sa umagang ito sa lahat ng aming mga natutunan mula sa inyong mga kasulatan. Tunay o Diyos na kayo ang nagmamay-ari ng aming mga katawan sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, kami ay kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo. Kaya nararapat lamang ng aming pong mga katawan ay aming alagaan sapagkat siya ang binili ng Panginoon ng kanyang sakripisyo. At dahil dito, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang nananahan sa amin. Kaya darapat lamang po na ang lahat ng aming mga ginagawa, kinakain at iniinom, makapagbibigay luwalhati sa iyo. At darating ang araw ng lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga iniisip o anumang mga bagay na aming pong ginagawa sa lupa ay dadalhin ninyo sa kahatulan. Tulungan kami, O Diyos, na samantalang kami po'y naghahanda sa malalapit po ninyong pagbabalik. At bago dumating ang inyong final judgment, ang mga kabataang ito, mga estudyante ng PCA, ay aming pong madala sa inyo at sila ay magiging mananampalataya na kumikilala sa inyo at naglilingkod sa iyo. Pagpalain po ninyo ang mga estudyante ito, Panginoon, na sila po ay magtitake ng kanilang examination sa araw na ito. Inyo pong ipagkaloob ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan sila na silang lahat ay makapasa at makakuha ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus.